So okay mga Pabs, musta pala? Ngayong araw pala, magre-review tayo nitong itong X-Titan na cordless drill, okay? So simulan na natin to mga Pabs. So mga Pabs, itong X-Titan na to, hindi to sponsored. Binili ko to. Kung di ko nagkakamali, binili ko dati dito, 1,500. Around ganun 1,500 to 1,800 yata. Nakalimutan ko na matagal na kasi to. So bali itong review na to, hindi to initial review. Kumbaga ito, honest review na to. Pagkatapos ng mga mahigit isang taon kong ginamit, ito yung pinaka-review ko dito. So maraming mga brand dyan na may mga Makita, yung mga quality na brand talaga, may mga Bosch. Pero ito, kahit sabihin X-Titan brand, parang hindi kilala. Ginamit ko rin ito, meron din ako X-Titan na brand na impact wrench hanggang ngayon ginagamit ko. Ito X-Titan na to, kung nakapansin nyo, madumi siya, nilinis ko lang yan. May mga bakas ng puti dyan, skim coat yan, ginamit ko rin kasi yan panghalo. So ito, napakaraming gamit dito sa amin. Ito, ginamit ko rin ito pang pambap ng sasakyan, yan, solid to. Tapos nung nagre-renovate sa bahay namin, nagbubutas-butas, ito ginagamit namin mga Pabs, yan, mga magbubutas, ganyan. Kahit ganito to, kahit sabihin mo kung budget mill siya, di ba, X-Titan, hindi kilala, napaka-solid nito. Hanggang ngayon, gumagana pa rin ito. Yan, so ito mga Pabs, ito, ginagamit ko rin to, pag halimbawang magtatanggal ako ng screw, or maghihigpit ako, okay? So, papakita ko sa inyo ngayon, tapos mamaya-maya, ipapakita ko sa inyo, magtetest ako sa bakal, sa bato, at saka sa kahoy, okay? Pakita ko to sa inyo, mga Pabs. So, ito pinaka-useful function ito para sa akin. Halimbawa, may mga tatanggalin ko yung mga screwdriver. Yan, easy-easy lang, yan. Yan, ayos ko, ha? Yan. Diba? Tapos, huwag ibabalik. Easy-easy lang siya mga Pabs. So ito, ayan, madali lang naman yan iyan, hindi siya di ganon, hindi siya di parang iniipit. Mano-mano mo siyang pipihitin na ganito, yan. Pero okay lang, wala naman problema. Kata nyo. Ito, isa pong pinagandahan nito. Ito, na-appreciate ko to, saka yung mga connector niya rito. Kapag may hihipitan ako mga bolt pan bahay. So ito, ganyan lang yan. Ito, pinagandahan nito. Ganyan. So, tapos ayan. Pag halimbawa may hihigpitan kayo na nasa gilid na medyo mahirap mahirap higpitan o luwagan, yan. Ito, pwede to, yan. Umiikot yan, mga Pabs, umiikot to. Yan, umiikot yan. Okay. Pero pag sobrang higpit naman, medyo mahirap nang tanggalin yun, mga Pabs. Ang gawin nyo na lang diskarte, luwagan nyo muna ng open or close range, saka nyo gamitan ito para, ayan, accessible. Solid to mga Pabs. So ganito mga Pabs, ngayon ito, itetest muna to sa bakal. Yan. So makikita nyo, ayan, gumamit ako ng pambakal, syempre na drill bit. So ito, may settings na ayan. Teka, pakita ko ah. Ayan. Ayan. High speed na to, low speed, okay? So, ayan, high speed yan. May tatlong settings yan dito. Yung pang ito, isa pang bato, ay pang kahoy, ito pang bakal, at saka ito pang bato. So dito tayo sa pang bakal, yung sa gitna. Ito, hindi ko na pinakikilaman to. Kung di ko nagkakamali, ito yung lakas yun yung torque. So 25, sinagad ko na sa 25. Pero hindi ko na pinakakilaman yan hindi ko sigurado rin kung sa torque to. So ayan, sinagad ko na sa 25. Kinagandaan nito, may ilaw rin pala yan, nakalimutan ko. Ayan, may ilaw. So tingnan natin to, subukan natin dito. Okay? Kita ko ha? Okay, dali natin. Ay, patasan natin to. Ayan tayo. Saka malaki. So, sumasama na siya. Yan, halos sa butas ko na. Yan. So, dadaan ko na lang. Bingo. Okay. So, yan na siya mga Pabs. Yan. Okay. So, all goods na yan. Tarawa. Yan. So, dito naman tayo sa bato.
Ito, siset natin ito sa pambato. Yan, gaya nito. Yan, sinut ka sa pambato, tapos naka-high speed na ito. Subukan natin dito. Okay? Test natin yan. Ito yung ano, ginagawa ko rito. Pag natagal kasi lumuluwag to, napalik ko na lang. Kaya dinadouble check ko, bawat ikot, tinetake check ko baka lumuwag. Okay? So, ayan. Hindi ko na tinood yung binutas kasi mahirap na. Mamaya pumaltik pa sa akin eh. Kala nyo hindi ko sinagad yan. Ito, gamit na gamit ko to sa bahay mga paps. Ito, ginagamit yung pambutas namin. So, sa kahoy naman natin ito, ito test. Ito, yung default na kasama doon sa package. So, set natin yan dito sa pangkahoy. Ito. Tapos, testingin natin. So, tumabos na. Okay na. So mga paps, nakita natin kung paano ko binutas yung bakal, yung bato at saka yung kahoy. So ito mga paps, i-share ko lang sa inyo ito. Halimbawa, ginagamit ko ito pambutas ng ano, ng sa bahay, yung pader. Ito, discard ko ito. Pag nagbubutas ako, di ba nakaganyan yung pwersa ko na gano'n? Ganyan. Ang ginagawa ko, medyo tumatagal na ng ilang minuto, inunti-unti ko siya mga paps. Halimbawa, binubutasan ko siya, di ba ganyan? Mamaya-maya, titigil ako, tapos i-check ko kung mahigpit. Kasi may tendency kasi, plan na pag ano, malalaki yung binubutas ko, lalo sa pader, na-experience ko na ano na lumuluwag. Kasi ako, hindi ko tinutodong higpit to, hindi ko tinutodong sobrang higpit. Kasi pag todong higpit yan, may pagkakataon kasi nangyari sa akin na todong higpit to, ang hirap tanggalin. Tamang higpit lang, hindi naman todong-todong, tamang higpit lang siya. Tapos nun, ano, from time to time, tinitsine-check ko. Ano ba, ayan, nag-drill ako, tapos biglang mamaya, titigil ako, check ko kung lumuwag, para lang sigurado. Saka, syempre, safety na rin na nag-iinit na yan eh, di ba? Nag-iinit na yung motor niyan. Tigil nyo na. Kumbaga parang ano na rin, parang pag-iingat nyo na rin sa handrail nyo. Ito pa, isang ano dito, diskarte mga paps. Halimbawa, magaganyan kayo, i-drill niya, di ba? Pag tinotin niyo yung trigger niya, yung bibilis yan. Di ba, bilis, di ba? Pwede niyong kontrolin yung bilis niya gamit ito. Yung trigger. Huwag niyo masyadong dinan. Pag dininan niya, mabilis, di ba? Pag konting trigger lang, konting pinto sa trigger, mabagal. Nakokontrol niyo, gamit ito. Sobrang gamit na gamit ito, mga paps. Kung alam niyo lang, laspag na laspag yan. So, paano mga paps? Hanggang dito na lang yung video ko. Sana nakatulong to in case na mag-decide kayo na bumili nitong X-Titan handrail or cordless drill. Okay, sobrang sulit ito mga paps. Paano? Maraming salamat sa inyo.